Dito sa ating bansa, halos araw-araw tayo nakakarinig ng chismis, sinasadya man o hindi. Kaya nga nanganak pa ang salitang chismosa at naging marites. At alam mo ba ang pinagmulan nito? Nagsimula ang salitang marites noong 2020, noong nagsisimula pa lamang ang pandemic. Nag-trend ang reply sa isang comment sa isang post ni Sco Moreno na manahimik ang marites at simula noon, inihalin tulad na ng kapwa natin mga Pinoy ang pangalan na ito sa isang taong chismosa. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na mayroon tayo mga katagang nabuo. Noon pa man ay mayroon na tayo mga salitang ginagamit patungkol sa isang particular na bagay. Kaya tara na, imarites na natin ang ilang mga kataga sa Pilipinas at ang mga pinagmulan nito. Mabilis pa sa alas 4. Ibig sabihin, sobrang bilis. Noong 1902, panahon ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, nagtayo ang mga Amerikano ng isang napakalaking ice plant na tinawag itong Insular Ice Plant na tinayo sa Manila. Base kay historian Ambeth Ocampo, ang planta na ito ay mayroong napakalakas na sirena na 3 beses tumutunog sa isang araw. Alas 7 sa umaga, hudyat ng pagpasok, alas 12 naman para sa tanghali, at alas 4 hudyat ng uwian at tapos na ang trabaho. Noon, bago sumapit ang alas 4, nakapila na agad ang mga manggagawang Pilipino upang mag-log out. Napansin ito ng mga Amerikanong namamahala at sinabing, "These Filipinos are faster than the 4 o'clock siren." Ayon sa mga Amerikano, mabilis pa raw sa alas 4 ang mga Pilipino. At dahil dito, ipinanganak ang katagang mabilis pa sa alas 4. Natutulog sa pansitan. Ibig sabihin, taong tamad at nagpapakasarap lamang sa buhay. Ang kahulugang ito ay hindi literal na ibig sabihin na inatutulog sa pansitan. Ang pansitan na tinutukoy dito ay ang halamang pansit-pansitan. Ang karaniwang tinutukoy dito ay ang mga manggagawa sa bukid. Noon, madalas umidlip ang mga manggagawa sa laman na ito dahil malamig daw ito at madalas ay kung saan-saan lang tumutubo. Siyempre, kung ikaw ba naman ay pagod, minsan ay napapahabangan naman ang iyong tulog. At sa sandaling ikaw ay mahuli, malamang ikaw ay masasabihan na natutulog sa pansitan. 19 Kopong-Kopong. Ibig sabihin, sobrang tagal na at wala nang nakakaalala kung kailan. Noong 1950s, ang pagtukoy sa dekada ng 1900s ay sobrang tagal na kaya kapag ang isang tao ay may tinutukoy sa isang sobrang tagal na napangyayari, sinasabi nila na ito ay naganap sa panahon ng 1900. Ang salitang kopong ay salitang Indonesian na ginagamit rin sa Pilipinas na ibig sabihin ay walang laman o walang konteksto. Or kung sa numero ay 0. Kaya ang 1900 ay tinatawag na 19 Kopong-Kopong. Walastik. Ibig sabihin, isang magandang pagpuri sa isang bagay lalo na kapag ito ay bago. Ang ekspresyon na ito ay sikat na sikat noong 1960s na hango sa katagang walang katigil-tigil o sa Ingles ay unstoppable. Napaikli ito sa salitang walastig hanggang sa umabot sa walastik. Kaya kapag ikaw ay nakasalubong ng kaibigan at siya ay nakasuot ng bagong sapatos, tiyak masasabihan mo siya ng walastik ang bago mong sapatos. Pupulutin sa kangkungan. Ibig sabihin, papatayin dahil sa isang nagawang kasalanan at hindi nadadaan pa sa paglilitis. Ang totoong pinagmulan nito ay medyo may kadiliman at literal. Ito ay hango sa pagtapon ng mga katawan na pinaslang sa ilog at pagtago ng bangkay sa mga halamang kangkong. Ang sabi ng isang historian, nag-umpisa raw ito sa Pasig River na kung saan madalas ay may natatagpo ang bangkay. Ang pinaniniwala ang nagpauso ng katagang ito ay ang mga media reporter at ang mga manunulat sa dyaryo. Naghalo ang balat sa tinalupan. Ibig sabihin, magkagulo o rambulan. Ang literal na kahulugan nito ay ang paghalo-halo ng balat sa binalatang prutas o gulay man. Kung isipin mo, magulo nga naman talaga itong tignan. Ang tinalupan ay may ugat na salita na talop na ang ibig sabihin sa Tagalog ay balat or peel naman sa Ingles. Kaya ang ibig sabihin ng tinalupan ay binalatan. Kaya ang payo ko kaibigan, wag mong hahaluin ang balat sa tinalupan. Kundi, magkakagulo. Kalapating mababa ang lipad. Ibig sabihin, babaeng prostitute. Nagsimula raw ito sa isang eskinita sa Tondo, Manila at sa mga bahay aliwan na kung tawagin ay Palomar. Ang Palomar sa wikang Espanyol ay may kahulugang kulungan ng kalapate at ang tawag sa mga nagtatrabaho rito upang magbigay aliw ay palomas. Kaya simula noon, ang mga nagtatrabaho sa bahay aliwan sa Palomar ay tinawag na babaeng mababang lipad, kagaya ng kalapate na nasa kulungan.
matandang hukluban. Ibig sabihin, matandang babae. Ang pinagmulan ng katagang ito ay galing sa Philippine mythology, si Hukluban o ang diyosa ng mga kamatayan. Galing ito sa salitang huklob na ang ibig sabihin ay enchanted o engkanto. Si Hukluban ay isang hunyango na kaya magpalit-palit ng anyo at may kapangyarihan pumaslang ng tao sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay. Kadalasan, ang kanyang anyo ay isang matandang babae. Kaya dahil dito, kinukup na natin ang katagang matandang hukluban. Hampas lupa. Ibig sabihin, mahirap o mababang uri ng tao. Ito ay binubuo ng dalawang salita, hampas at lupa. Ang salitang hampas lupa ay tumutukoy sa mga magsasaka at nagbumbungkal ng lupa o sa ibang salita, hinahampas ang lupa sa paghahanda nito sa pagtatanim. Naging negatibo ang tingin sa salitang ito dahil sa kung paano dati kababa ang tingin ng mga Pilipino sa mga nagtatrabaho sa bukid. Marami pa tayong mga kataga sa Pilipino na mahirap masundan ang mga pinagmulan. Ang iba ay mga minanapa natin sa mga sumakop sa ating bansa. Kayo, may alam pa ba kayo? Tulungan niyo naman ako sa pagkomento sa ibaba upang madagdagan pa natin ang ating listahan.